First time makinig sa offline, offline o face-to-face training. First time na po, taas ang kamay. So most of you nakakinig na ng offline training. Good. So buwas-buwasan natin yung ano, yung comfort zone nyo. Simulan na natin yung face-to-face training. By the way, my name is Edwin Santana. I'm part of the training team. Na maganda lang, napakaswerte nyo. Sino yung naghintay na matagal? Pumila sa labas. Wow, napakasulit. Sulit na sulit yung inyong paghihintay. Bakit? Ang magti-train sa inyo, isa po sa head, no? O vice president ng company na to. Siya yung head, siya yung gumagawa ng mga training modules natin. So, ang swerte ninyo. I-follow nyo, i-video nyo, kung gusto nyo, mag-take down notes kayo, pakinggan ninyo ano yung mga magic words na maririnig nyo sa kanya para magamit ninyo. Gusto nyo pang tumibay? Panihindigan nyo. Very good! Okay? Kalapin ninyo nga sa katabi ninyo. Makinig kang mabuti. Huwag kang matutulog! Sayang ang oras, ha? Sino gusto kong ipan ng 20 times na taas ang kamay? Simulan ninyo, kailangan lang panindigan na ninyo. Yeah! Okay? Huwag na natin patagalin. Isang bagsak! Dalawang bagsak! Mabalik na natin sa maganda. 1 million! 2 million! 3 million! At as all welcome, our Vice President, Mr. Arnan Limpeo! Actually, para magkaroon ka ng idea, yung Edwin Sendanya po, isa yan sa mga nag-mentor sa amin. Naging upline po yan ni Sir John, ni Sir Jurgen, ni Sir June, at yours truly. Upline namin yun. Kaya po, kaya ako nakapag-create din ng laking grupo dahil because of Edwin Sendanya. At marami na po siya ginawang multi-millionaires. At ang good news po, naging part po siya ngayon ng training team ng Empower Consumerism. Nakapag mo lang, kaya ano po sabi ko, upline. Ang tago sa kanya, upline eh. Upline na, pwede bang ikaw na mag-intro mamaya sa akin? Diba? Ang bait ng upline ko eh. Sabi sa akin, sige na nga, downline. Ang iba ba't mapapasin nyo nyo, yung kanyang humility, tama? Kahit marami nang ginawang milyonaryo, nagkaroon ng pangalan sa industriya. I started 1998, pero si Apren Edwin po, mga 1996 pa lang, networker na po yan. Ganong katagal na yan. At lahat ng mga networking companies, iba't ibang kumpanya,
Marami ng mga top earners dumaan sa mentoring niya. At ang good news po, siyempre, ang pinaginagawa po ng Impart Consumerism is talagang palakas ng ating company. So, buti pumayag siya na mapasama sa team natin. Kasi po, nasa momentum na, di ba? Eh, kulang po yung ating mga speaker, mga trainers, di ba? Sabi, sige, para sa industriya. Ha? Para din maka-experience yung mga lalo ng mga kabataan ngayon. Kasi po yung kabataan, di yung mga future. Ha? Future na magiging milyonaryo. Okay? So, ito ang good news, di ba? Di ba na good news? Ang good news po, this coming Friday, merong special training si Sir si Apple Edwin about structuring naman. Yung topic na yon, para tuturuan ka paano nyo mas mamamaximize yung grupo ninyo tsaka yung income nyo. Isabihin, kung nagiging millionaire ibang tao ng mga 3 years, 5 years, malamang sa inyo pa lang, wala pang 2 years, millionaire na kayo. So, hindi lang po yung training ni Apple Edwin, lahat po ng mga trainings ikakandak namin, you have to give time to attend. Huwag na huwag kayong magandalong isip, ating ka ba o hindi. Tandaan nyo, ang magpapalaki ng grupo ninyo, kayo din eh. Tama? Siyempre, kung kayo magpapalaki dito, dapat medyo ahon-ahon kayo. You have to soak yourself into training. Kasi yun ang magpapayaman sa iyo. Why? If you will notice, pag may mga trainings, ano narandaman ninyo? Kayo ba na-excite? Yes! Nagigil ba kayo? Yes! Iba yung pakarandam, di ba? Kapag umatay ng mga trainings, tapos narinig niyo yung mga mentors, mga board of directors, vice president, training team, iba ang pakiramdam, yung belief system yung nataas. Yung pakiramdam nyo, kahit nahihirapan ka, alam nyo, yayaman ka naman eh. Yeah! So ngayon, ano yung mga sign yan? Kailan yung mga sign yan eh? Ano yung mga sign na alam mong payaman ka na? Kailangan ang mga sign, kahit medyo hindi ka pa kumikita ng malaking pera ngayon, ang mga sign na angat ka na, yung after ng seminar, paglabas mo din sa kwartong to, ibang pakiramdam mo. Para ba nakalutang ka sa, ano, sa floor? Di ba parang nakalutang? Tapos lumalabas yung ibig mo, grabe. Payaman. Dapat ganun. Tapos medyo nangingilabot ka pa. Habang galakad ka, grabe, payaman. Baka sabi nga, payaman. With feelings. Payaman. Habang galakad ka, grabe, payaman, payaman. Tapos kung nasa libito, ano ba, tara sa libito? Imbis na init ka, sabihin mo, grabe. Habang naglalakad ka, mabunta ng EDSA. Kasi lahat ng kuwatsi, di ba? Lahat ng kuwatsi. Tapos magpapara ka. Para. Tapos nakubo ka na sa bus, di ba? Yung feel na feel mo. Tapos yung katabi mo sa bus, nakatingin sa'yo. Mukhang mandurukot ah. Wala kang pangalan kasi payaman! Pauwi ka na, grabe. Pauwi ka na, galakad ka. Malapit ka na sa bahay mo, ha? Sir, bahay mo. Kita-kita mo yung pinto ng bahay mo. Pagbukas mo, bang! Yung lamesa, grabe. Walang ulam. Pero, payaman! Payaman naman. Walang pagkain, okay, tubig na lang, tubig. Pagbukas ng ref, walang tubig, ang laman, mga damit. Ginawang cabinet yung ref. Pero, payaman! Kasi the more mo sinasabi yan, na-attract. Yes! Kung hindi ka mayaman ngayon, ngayon lang yan. Yes! Yung pagyaman nyo, parating na yan! Yes! Uh-huh. So, paano mangyayari yun? Una, kaya tayo merong training ngayon, para sa visa yung lahat at sa mga nanonood ngayon sa Facebook natin na live, alam niyo po ba, lahat ng yumaman dito, may pera man o wala, matalino o hindi, lahat yan, nagduda. Correct? Yes! O bakit kailangan pag-usapan yung doubt? Yan ang umpisa dito eh. Kasi kaya marami mga distributors o tao, pag umate sa ating negosyo, hindi tumutuloy. Kasi nagdududa. Baka hindi totoo yan, baka hindi para sa akin yan, baka swerte-swerte lang yan. Tama? Pag nagduda kayo, normal po yun. Yan ang gusto kong ipalam sa inyo. Kapag nagduda ka, normal yun. Kasi ang laki ng kitaan eh. Daang-daang libo. Million-million na lang yun. Mga top earners ngayon. Right now, they're earning 500,000. May kumikita ng 1,000,000, 2,000,000. As high as 6,000,000 pesos per month. Malaking pera ba yan?
Eto, yung mga yumayaman ngayon o mayaman na, nagduda lahat yan. Ano ang advantage nila sa iba? Yung duda, hindi pinapatagal. Baka naman 6 months ka na sa atin, grabe power, payaman, payaman. Member ka na ba? Hindi ba, duda pa ako, di ba? May tama ka, kapag ano, di ba? Sabihin, kapag may duda kayo, huwag pa patagalin. All you have to do is to try the business. Yan. Diyan mag-uumpisa yan. Ang duda, huwag papatagalin. Normal magduda. Pero kailangan mong sumubok. Congratulations, because the moment umaten ka ngayon sa ating NECO, sumusubok ka na. Why? Paano malaman kung totoo ito o hindi kung di mo subukan? Paano malalaman kung may maniniwala sa'yo, sasama sa'yo, o mayayaman ka kung di mo subukan? Parang pagkain, di ba? Paano malalaman kung ano ang lasa kung hindi mo titikman? Paano malalaman kung magkakaanak ka o hindi kung hindi mo titikman, titikman, de, titikman? O, tsaka kayo magaling. Umayos kayo, di ba? Subok-subok lang. Parang paniligaw yan eh. Kaya ngayong mga lalakihan, paano malalaman kung yung babae ay sasagutin ka o hindi kung hindi mo susubukan? May tao ba? Iba kayo sa minisan, may gusto-gusto ng babae, ganda-gas niya, kasi nakras ko siya. Iba? Pero hindi mo susubukan ligawan, kaya nagiging boyfriend, ibang tao. Iba? So, gawin mo lang. Kaya minsan po merong study. Alam niyo ba minsan, kung sino yung babaeng maganda? Mistisa, matangkad, long hair. Minsan, yun pa yung walang mga boyfriend. Alam niyo bakit? Kasi yung mga tao, yung mga lalaki, nahihiyang sumubok manligaw. Diba? Eh, ganda-ganda niyo. Kayong ligaw, baka may syota na yan. Iniisip lagi, baka may syota na kasi maganda. Eh, kakaisip, wala tuloy naliligaw sa kanya. Alam niyo ba kung sino yung babaeng lagi naliligawan? Kaya huwag kayong long hair. Yabang-yabang mo, sister. Ang dami niligaw sa akin, di ba? Kasi ganito yun. Pag may magandang babae, tapos mayroon lalaking hindi gwapo, ang tawag pangit. Hindi ikaw, di ba? Hindi ikaw, di ba? Yung mga pangit, alam mo ginagawa niyan? Maligawan nga itong babaeng to. Ang ganda-ganda niya. Sabi na kaibigan niya, ikaw, piligawan mo yan, yung pangit-pangit mo. Paano pag na-reject ka? Okay lang. At least sumusubok ako. At ito, di ba? Eh, yung babaeng maganda. Atat magkasuta. Sabi, sige na nga, sagutin na kita. Wala akong boyfriend, di ba? Pisang awa. Ibig sabihin nun, sumubok lang. So, sumusubok lang kayo, tanggalin yung mga duda ninyo. Na, ito na. Habang sumusubok kayo, ba, para inibitahan mo yan eh. Pag inibitahan mo yan, hindi maiwasan, makakaramdam kayang takot. Correct? Kaya ang mga tao nagdududa, kasi nahatakot sila na ma-reject. Yung tao doon, fear. Alam niyo po ba, kaya maraming mga tao hindi nagiging successful sa buhay kasi lagi matatakotin. Kaya ngayon, fear, false expectation appearing real. Ang takot ay nasa isip lamang. Ama, you have to conquer your fear by trying. Lahat ng bagay sa buhay ng tao, kapag first time ginawa, nakakatakot. Do you agree? Yes! Hindi ba nung first time kayo tumawid? First day sa school, first day sa trabaho, lahat ng bagay kapag first time nakakatakot. O parang ganito ha, walang malisyoso. Yung first kiss, kumusta? Do you still remember your first kiss? Grabe to, masarap to, masarap to. Ang best mo sa magot ha. O anong pakandang yung first kiss nyo? Kinabahan ba kayo? Natakot ba kayo? Yes! Ako magkukwento. Gusto nyo kwento? Yes! Para walang open sa inyo, ha? I still remember my first kiss, eh. Yung first kiss ko, ilang taon na ba ako nun? Mga 20 ano na ako nun? 27 yata ako nun? 26 pala. Nung first kiss ko, takot na takot ako. Kasi nung bata ako, pag may nakita ko sa TV, babae, lalaki, tapos nagdikit yung mga lips nila, sabi ko, parang akong kinikilabutan. Sabi ko, ano kaya ang pakiramdam kapag humahalin? Eto, first kiss.
pangalan nung ano? Arnold eh. Arturo pala, Arturo. Siyempre babae, babae. Wala na, joke lang eh, di ba? First kiss ko ito na, hindi na rin ako ha. Yung takot ko kasi first time eh. Nung first time ako kumahalik, di ba? Meron dito na mesa maliit eh. Tapos yung nasa harapan ko siya, di ba? Ito. Nung maliit ko siya, kung kaya ako ngayon, kapag kikis, di ba? Ito, nung malapit na, kinakabahan ako. Dito ba naman kung kakaliwa ako? Malambot kong lips. Be imagine. Alam mo ang sarap ng feelings. Nung first kiss ko, alam mo lisyo, so hinanap-hanap ko. Kachikala. Walang pinagkaiba sa partusionalism. So, umpisa, mahatakot ka, ninerbusin ka, pero pag dumating yung time, pumikita ka ng daang-daang libo, hahanap-hanapin. So, ibig sabihin, kayong lahat na nahihilig sa akin, kapag medyo nakaroon na ka ng takot, normal yan. Para mawala ang takot ninyo, you have to conquer it by trying. Pero ang tanong ito, ano ba ang nakakatakot sa negosyong to? Kasi sabi ba, ikaw to. Para yumaman ka, lahat ng kaibigan ninyo, iimbitahin nyo. Tama? Lahat ng kaibigan, classmate, kumari, kumpare, kapitbahay, katoto, katongis, kaotondin, lahat. Yung mga matawang malapit sa'yo, na iimbitahin mo, power. Sila ang number one na magre-reject sa inyo. Tama, tama. Kaya pala natatakot ka na mag-imbita. Kahit alam mong yayaman ka, ikita ka ng malaking pera, takot kayo. Kasi mare-reject ka, kasi walang taong gusto mare-reject. Kasi masakit yan. Kaya mayroon tayong training ngayon para i-remind kayong lahat na kapag nag-reject kayo, congratulations. Kasi ginagawa niyo ang negosyo. Kasi hindi pa ka. The more ka nire-reject, the more mo ginagawa ang negosyo. Kung ayaw niyo ma-reject, may solusyon. Correct! Huwag ka mag-invite. Grabe lang ang grupo, walang inibitahan niya. Walang ganon. So pag nire-reject kayo, normal yan. Kaya nga mayroong word na acceptance. Ngayon pa lang, dapat tanggapin mo na normal yan. Lahat ng yumaman sa Inglobal o sa Partusionalism, lahat yan, na-reject nung una. Alam niyo ba ang tao nagpapahirap sa mga distributor, ay distributor din? Kasi kapag na-reject ka, pinipersonal niyo. Don't take it personally. Kapag na-reject ka, hindi sila against sa'yo. Ayaw lang nila nang ino-offer mo. Gusto mo ng kape? Ayaw. Gusto mo ng kape? Ayaw. Gusto mo ng kape? Ayaw. Bakit ang gusto niya? Coke. Hindi siya against sa'yo. Ayaw lang niya nang ino-offer mo. Hindi ba't wala ka pa sa impartusion reason, kayo ay na-reject na? Sino nag-commute? Nag-jeep, nag-bus, di ba? Kapag nag-commute kayo, nagpapara ka ba ng jeep? Parang para. May pagkakataon ba yung jeep ay lumalagpas? Hindi ba't nireject ka ng jeep? Umiyak ka ba? Para, tapos lumagpas, sabi mo, Hindi kayo iiyak. Kasi tanggap mo na normal. Kaya ka nireject ng jeep kasi puno na. Or bawal sumabit. Anong ginawa mo? Hindi ba't naghintay ka ng panibagong jeep? Para lagpas, okay lang. Para lagpas, okay lang. Hindi nyo mamalayan, meron at merong hihinto sa harapan nyo. Makasasaya ka at makauuwi. Alam niyo ba sa impartusibilisyon na gano'n din? Gusto mo maging global? Gusto mo mag-easy? Ayaw? Palagpasin mo lang. Ikaw ayaw? Lagpas. Ikaw ayaw? Lagpas ka naman. Hindi niyo mamalayan, meron at merong hihinto sa inyo at aalamin ano ba yung impartusibilisyon. Yes, you know? Hindi mo masaktan. Huwag niyo maaawayin. Gusto niyo mag-easy? Ayaw? Ayaw mo!
Mamatay kang dukha! Magbusog ka! Susunugin ko bahay mo! Magano'n! Nalayaan mo lang. Ayaw? Next! Ayaw? Next! Some will join you, some won't join you. So what? Go to the next person. Always look and find for the right person. Ayaw na nga, pili, kaya kinahihirapan, pinipilit nyo eh. Nagmamakaawa ka pa, mag-check ka na, please. Wala pa akong direct. Abayaan mo lang. Hanapin mo yung gusto, pareho ninyo. Gusto ginagawa natin. Ako na, ganun ba? May setting, sige. Tanggap ko na na mayroong rejection. Ama, so mag-invite ka na. Pare, may ako negosyo. Iba naman, sumasama, sige, makita tayo. Tuwan-tuwa ka, yes, bakit? Magkikita sa galeriya. Nag-meeting kayo sa coffee shop kayo, di ba? Di ba negosyo? Pare, ikaw to. Pag-inipin tayo, kaibigan mo, ganyan na. Gayaman tayo, lalagyan pera natin. Sabi na kaibigan mo, pare, ang ganda pala ng negosyo. Oo, oh, company, yes, pare, agila to, agila. O kung maganda, mag-join ka na ba? Mag-join? Ayoko, wala akong pera. Ano nangyayari ba yun? Yes! Very excited to host up mo, tapos hindi mag-join. Anong feelings? Ang feeling mo, nag-feel ka. Palpak na naman ang presentation. Kasi hindi nag-join upline, please motivate me. Motivate me upline, bakit? Hindi ako na-reject kasi dumating yung prospect ko. Ang problema lang, hindi siya nag-join. Failure tuloy ako. Alam niyo ba, kapag yung kausap mo, hindi nag-pay in, hindi nag-join, hindi yung failure. Thankful ka pa rin. Una-una, pwede mo isipin, okay na, huwag ka mag-join. Pinag-practicean lang naman kita. The more mo ginagawa, the more kang gumagaling. Kasi ang mindset ng tao, pag nag-fail, palpak, walang nangyayari. Sabi nga natin, how can you appreciate the word success kung di mo alam ang ibig sabihin ng certain failure? Sabi po ni Soichiro Honda, ang founders ng Honda Motors, success is 99% failure. Ang nakikita mo kina Joseph Lin, Carlo Benventura, Maylin Eptane, Roy Saldua, ang nakikita ninyo, yung milyon-milyon kinikita. Hindi nakita ilang beses na pumalpak, nag-fail, na-reject, napuyat, napagod, at nagutom. Failure. Kaya nga po ngayon sa ating training, malalaman nyo na okay pala mag-fail. Failure is not the opposite of success. Failure is part of success. The more nag-fail ka, pinapaganda ang istorya mo. Are you with me? Yes! So, okay lang mag-fail. Pag umagsak ka, okay lang. Importante yung willing kayong tumayo ulit. Kung kayo'y nag-fail sa relationship, sa business, employment, o kahit sa ang bagay, okay lang yan. Tayo ka ulit. It's not how many times you fall. It's how many times you stand up every time you fall. Yes! Okay. So, hanggang yan. I-appreciate mo yan. Bakit kailangan matanggap nyo to? If you will notice, part pa lang ng training natin, dyan tayo nag-umpisa. Tama? So ngayon pa lang, pag hindi mo kahit tanggapin na mayroong failure o rejection, ako magkasabi sa'yo bilang part ng management, huwag ka nang tumuloy. Kung hindi mo to kaya, bakit? Pinapahiram mo na sarili nyo. Huwag ka nang mag-iinarte, nare-reject ka. Tama? Kaya nga, set, tanggapin mo yan eh. Kasi ito pa lang, first part pa lang, hirap ka na, sayang ang pag-upo mo dyan. Walang mangyayari sa'yo. And good news, once matanggap mo, normal pala, okay lang. Tumutuloy-tuloy ka. Bakit? Bakit mo kailangan gawin to? Bakit ka ba nag-join dito sa Impartation Racing? Why? Because of your dreams. Everybody say dreams. Dreams! Ang pangarap nyo, ang pinaglalaban mo dito, house and lot, savings, travel, time and financial freedom. Ang pangarap para makuha, may kapalit yan. Kailangan ng pera, correct? Yes! Paano ka mangarap kung wala kang pera? Miss nyo ako? Lahat ay may presyo. May presyo ang kotse, ang travel, ang house and lot, may presyo yun eh. Bakit ang tao nakakalimutan mangarap? Ang liit ng income eh. Ang laki ng pangarap, milyon-milyon. Ang ginagawa ng ibang mga tao, minsan, hindi kaya makuha yung pangarap ang pinapaliit, pinagkakasya kung magandang income. Di ba may kasabihan, pag mixi ang kumot, matutong? Ba't kailangan kong pisi yung lamig? Ba't hindi ko kumuha ng malaking kumot? Tama? Now, ito ang good news. Since milyon-milyon, ang presyo ng pangarap nyo, yung income ang dapat papalakihin. Hindi papaliitin ang pangarap.
dito sa Park Futurism, tutulungan kayo para ang income ninyo ay lumaki. Sino may magandang kotse na makakapag-travel, meron savings? Mostly mga negosyante, businessmen, correct? Yes. Ang tawag doon, negosyante or mga boss. Ang good news kapag na-join ka sa Park Futurism, ang tawag sa'yo, boss. Ikaw ang boss dito, hindi kayo empleyado. Wala pong employee-employer relationship sa atin. Yung nag-sponsor sa'yo o yung nag-invite sa'yo, ang tawag dyan upline. Sponsor, pero hindi mo yan boss. Ang tawag sa atin mga business partner. Tama? Imagine nyo. Yung kanalibur sa kaliwat, sa kanan, sa luran, sa harapan. Business partner mo. Boss ka dito. And since boss ka, negosyo mo, ikaw ang magpapayaman sa negosyo mo. Hawak mo ang oras para umaman ka. Kailangan lang, kapag boss ka, kailangan seryoso ka. Yun minsan ang problema ng ibang mga distributor. Negosyo mo naman ito eh. Gigising ko kapag gusto kong gumising. Totoo yun. Pero gusto mo kumita ng malaking pera, kailangan i-maximize mo yung time mo. Seryoso ka dapat sa negosyo. Huwag yung small time to. Tignan nyo ha, kung yung empleyado nga eh, ang sweldo magkano lang, pero seryoso sa pagtatrabaho, sa pagpasok, 8 hours a day, 5 to 6 days a week, correct? Kinsa na sa katapusan, no offense man sa mga empleyado, empleyado ko before. Pero may mga pangarap tayo, kailangan pala magiging negosyante ng utak natin. Are you getting me? Yes! Kailangan seryoso, kayo ba'y seryoso? Yes! Kailan nyo yung mga negosyante, bakit negosyante? When we talk about business, what comes to your mind? Anong nationality? Chinese. Kahit saan lugar merong mga restaurant na Chinese, correct? Nagpunta ko sa Asia, sa US, di ba? Every time I travel, may mga restaurant na Chinese. Nagpunta ko ng Africa, nagugulat ako, meron pa rin Chinese restaurant. Hindi mo na mag-Ingles, pero meron siya ng restaurant. Tama? At ang mga Chinese, iba ang mindset. Negosyante. Pilipino, anong mindset? Anak, mag-aral ka mabuti. Pagkatapos ng pag-aaral, ikaw ay maghanap ng magandang trabaho. Chinese iba. Anak, ikaw aral, buti, ha? Pag ikaw tapos aral, ikaw hawak ating negosyo, ha? At seryoso sila. Kwento. Meron sa Chinese, malapit ng matay. Naghihingalo. Nakasabit, bedridden eh. Malapit ng matay. Sabi niya, ako lapit na matay. Ako lungkot. Iwan ko mahal ko sa buhay. Lapit na matay. Nasaan aking mga magulang? May magulang pa. Iwan ko na na. Aming anak, dito lang kami iyong tabi. Nasaan aking mga kapatid? Dumating ang kapatid. Aming kapatid, dito lang kami iyong tabi. Namatay na. Nasaan aking asawa? Dumating ang asawa. Okay, asawa, dito lang ako yung tabi. Nasaan si Junior? Aking itay. Dito lang ako yung tabi. Malapit na. Nasaan? Si Nene. Aking itay. Dito lang ako yung tabi. Kung narinig ng tatay, ang ginawa, bumangon! Ano? Lati, dito aking tabi. Sino bantay ating tindahan? Negosyo ka mag-uusapan, di ba? Anong point ko? Ganun kaseryoso. Kapag nag-join ka sa Park Futurism, ikaw ang boss. Ikaw ang magpapayaman sa sarili mo. Yan! Bakit maganda sa easy? Kasi yung tinatawag na law of leverage. Yan, one of the secrets kaya yung mayaman. Huwag kayong aasa sa sarili mong kamay, sa sarili mong talino. Kailangan napaparayan mo sarili mo. Correct? Lahat ng mga milyonaryo, kaya sila mayaman, maraming tao ang kumikilos under their organization. Dito po, ina-apply mo to. Kaya nga equal ang opportunity. Huwag kang matakot na hindi ka magaling magsalita. Wala kang alam sa sales. Ikaw hindi magaling magsalita. Wala kang alam sa sales. Paano yung mga inibitahan nyo? May alam. Mahihayin ka. Yung inibitahan mo ang kapal ng mukha. Hindi malalaman. Naintindihan nyo ako? So dito, apply mo yung law of leverage. Ano pa? This is a helping business. Kaya ito maganda kasi bago ka maging successful, kailangan meron kayong mga taong tutulungan. And good news sa mga inibitahan dito, hindi kayo inibitahan para pagperahan.
Inibitahan ka para tulungan ka na yumaman din sa negosyo. Diba? Yung negosyo na bas, may mga competition, dito tulungan, suportahan. Tapos family business, lahat ng tao pwede bibitahan. Kamag-anak mo, tatay mo, lolo mo, anak mo, kapatid mo, pwede. Imagine pag family business, ang sarap pakiramdam because you're talking the same language. Kapag nasa bahay ka, iba-iba ang profession, hindi magkaka-connect. Iba-iba yung ginagawa, di ba? Kung engineer ka, tapos doktor yung kapatid mo, di ba? Tapos yung buso nyo, karpentero. Para pag-uusapan, gamit po yan, pupuwi sa uri mga pasyente mo, di ba? Hindi pwede ganun. Dito, kapag family business, di ba sarap? Pag isusumaga, good morning, power! Sabi ng nanay mo, anak, grabe! Kumakain kayo, di ba? Uy, grabe, ang sarap ng luto ni nanay. Para kay sa nanay, 1 milyon, 2 milyon! Nagigisip mo? You are talking the same language. Mas nag-i-enjoy kayo, pinag-usapan niyo dreams. Kotse, savings, travel, yan. Maganda ba to? Yes! Ito question, kung maganda to? Maganda ba sa part 2 simulation? Yes! Ang pangarap pwede makuha? Yes! Kaya kung maganda ito at maganda nga at pangarap ay makukuha, bakit may kilala ka? Naku! May kilala ko nag-join dyan sa part 2 simulation, hindi naman yumaman. Correct? Yes! Nangyayari ba yun? Yes! Bakit hindi naging successful ibang mga tao? Hindi ginawa, walang alam. Hindi po sapat na maging member ka at yaman ka. Para ka maging successful, number one, after nyo mag-member, kailangan, you have to learn the business. Everybody say, attitude. Attitude! Yan ang number one requirements. Kasi po merong proven system ang kumpanya. Everybody say, proven system. Proven system! When you say proven, for the past 16 years, we were able to create more than 15,000 multi-millionaires. Paano naging yumaman? Paano yumaman yung mga taong yun? May estudyante, mayroong housewife, may empleyado, paano yumaman? Kasi inaral nila to. Kaya dito, importante, maganda ang iyong ugali o attitude. Kasi kahit may proven system ito, ituturo sa'yo, kapag pasaway ka, wala kang maintindihan. So you have to empty your mind. Kasi ang utak ng tao, parang baso. Ang baso, pag may laman, subukan nyo magsali ng tubig. Ano mangyayas tubig? Correct, aapaw lang kasi there's no enough space. Correct? Pero yung baso, kapag walang laman, kapag nagsalin ka, maa-absorb lahat yan. Ang utak, ganun din. Kailangan kapag nasa seminar room kayo, you have to enter your mind. Para lahat na ituturo sa'yo, maa-absorb mo. Kaya dito, talo ang pasaway, matikas ang ulo, yung meron ka ng alam ko na yan attitude, yung act niya attitude. Itong number one. Alam niyo ba, attitude is more than important than skills. Hindi ko mo magaling ka sa sales, galing nahihiyaman ka. Maraming magaling na salesman, nahihirapan sa negosyo natin. Kasi nga, ugali ang kailangan dito. Attitude is more important than education. Kapag networking ang pag-uusapan, hindi guaranteed na matalino ka, kung laude ka, yayaman ka. Kasi minsan, in reality, kung sino may matalino, yun ang napag-iiwanan. Kasi ang tao matalino, maraming alam. Ang tao maraming alam, mahirap turuan. Ba't ko alam yan? Ako yung number one, ang pasaway. Share ko lang sa'yo, no? When I was still new in this business, that was 24 years ago. Tagal na, di ba? 24 years ago, ako nung imbitahan ito, 1998. Ang naging buy sa akin, staff ko sa hotel. Doon pa lang, mahirapan na ako eh. Kasi dati ko trabaho, dati akong manager sa hotel. Ano yung manager sa hotel? Naka-Amerikana, ang tao si Mr. Limpin, sir, boss. Tapos ang naging buy sa akin, desk clerk ko. Laging minememo, laging may suspension sa akin. Laging late, tamad magtrabaho. Inibitahan ako. Sir, papayamanin kita, natakot tuloy ako. Imagine mo, ikaw yung boss, papayamanin ka. So, inibitahan ako ng sponsor ko, yung staff ko, his name is James. Hindi ako maniwala kasi wala sa resulta ng una. Correct? Since makulit na makulit siya, pinagbigyan ko. Nung pinagbigyan ko, dahil makulit, umatid ako sa seminar. Sa seminar, parang mas madami pa dito, nasa 500. Alam mo, pagpasok sa seminar room, ano ang na-observahan nyo nung first time kayo? Dito. Nagsisigawan, tama? Power, grabe! Payaman, payaman! Na-culture siya ako. Power ka! Payaman daw, payaman. Yung katabi ko, mukhang mga dukha. Di ba?
O, diba? Ganun ang mayabang. Kasi pag payaman pag-usapan, hindi siya pag mayabang, alam ko, itsura na mayaman eh. Amoy pa lang, ayaw pa lang, damit pa lang, alam ko may kaya o wala. Kasi nga sa hotel, 12 bis ako sa hotel, 12 bis ako sa hotel. So sabi payaman-payaman, kalukuhan to. Alam niyo, seminar lasted for 2 hours. Sa dalawang oras sa seminar, wala akong naintindihan. Bakit? Kasi ang inaantay ko lang, matapos yung speaker magsalita. Ganun pala yun, kapag hindi ka interesado sa bagay, kahit ano ganun pag-uusapan dito, at close-minded ka, wala kayong maintindihan. Tama? And nung natapos sa seminar, ubira sana, yung speaker may tinawag pa. Yung mga sharing-sharing ba? Yan tinawag, dating security guard ng 7-Eleven, high school graduate. Alam mo, sabi ko, grabe, pati security, nadamay dito. And nasalita yung security guard. Ako po si ganito, dating high school graduate, dating security guard ng 7-Eleven, pero ngayon po, kumikita na ako ng kalahating milyon sa buwan. Kalahating milyon? Sabi ko, di totoo yan. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Paano ko totoo? Tama? Kasi ang daming tao, mahirap nakuhin yun. So ginawa ko, after niya magsalita, pinunta ako sa labas, Brad, tara kong dating security guard. Pinakita yung dating ID niya, ito kong check-in niya. And to cut the long story short, yun ang nag-upisa. Kung bakit ako na-involve sa networking? Because of challenge. Hindi ko kayang tanggapin, ako isang professional, at ito, high school graduate, ba't ba lang kinikita? You know what comes to my mind? Kung nagawa ng taong to, walang dahilan para hindi ko magawa. Ano nangyari? Balong na baliw ako, grabe, payaman! Iba na yung tsura ko, grabe, pag mga palakpak na ako, payaman, payaman, di ba? Baka nakalutak na po, grabe, payaman, payaman, ganun ang naramdaman ko. Alam mo, pag naka-duty ako sa hotel, unfair ako sa hotel kasi ang utak ko, nasa bilog-bilog. Ang tingin ko sa rest namin, bilog. Pag nakapingin, bilog. Di ba? Ano ginawa ko na din? After 2 months, I resigned from my job. I have a very promising career sa hotel industry. After 2 months, iniwan ko yun, nag-full-time ako. Kasi minamadali ko na eh. Gusto ko magkaroon ng brand new car, makapag-travel, maging multi-millionaire. So ginawa ko, grabe, mag-resign ko, yes, freedom! Di ba? Malaya na ako. Maginawa ko, takbo dito, bilog-bilog dyan, demo dito, demo dyan. Presentation dito, presentation dyan, power! Walang sumasali! So, walang ugali niyo. Sabi ko, walang sumasali. Ba't ka lang palakpak? Bakit? Kasi nakaka-relate kayo, tama ba yan? Sabi sa, di ba parang dali-dali, pero mo nag-inipitahan mo na, kapag ginagawa mo na, walang pera, walang time, mahirap yan, hindi ako alak mo lang dyan. Alam mo, narandam ko, grabe, may resign ako sa hotel. Anong gagawin ko? Alam mo, sabi ko sa sponsor ko, kay James, sabi ko, Brad, ang hirap nito nung gagawin ko. Ang sabi ko sa niya, Brad, hindi ko sa kayang tawagin upline. Kasi boss ako, di ba? Sabi ko, Brad, paano gagawin ko? Alam mo, sabi ko sa kanya, sir, talaga mo gusto maging successful? Oo naman, kaya ako nag-resign eh. Tara yung oo nga! Ano ba gawin ko? Handa ka na ba? Oo nga! Ano ba gawin ko? Ano ba sabi sa akin, sir? Para ka maging successful, kailangan lahat ng tuturo ko. Lahat ng sabi ko, susundin mo. Power! Makikirap! Kasi sari ako mag-uutos eh. Eto, ang talino ng apre ko. Ano ba sabi niya, sir? Kung pag-uusapan ng hotel, lahat ng sasabihin mo, ituturo mo, susundin ko kasi alam mo yan. Pagdating sa networking, ako ang nauna, ako ang may alam, at kung gusto maging successful, sir, wala kang choice. Gusto maging successful? Wala kayong choice. If you want to become successful in life, listen, follow, and copy successful people. Saan ko na gagawin ko? Sir, since member ka na, all you to do is to learn the business. Kasi ang confidence level ng tao, minsan, depende sa alam nyo. Magugulat kasi yung mga top earners, hindi mukhang mayaman, pero ang galing masalita, alaki ng mga kinikita, tama? Bakit inibita nila kahit sinong tao? They're very confident. Lahat kayo naging estudyante.
nung kayo yung estudyante, kapag mayroong exam at prepared ka, nakapag-review ka, confident ka mag-take ng exam. Excited ka mag-exam. Ma'am, exam na! Ma'am, test paper pa! Kasi alam mo eh, sabi, ang estudyante, kayo, estudyante, pag may exam, at hindi nakapag-review, oh, ha? Pag hindi nakapag-review, hindi nakapag-aral, ang ginagawa, nagpe-pray. Lord, sana walang pasok, sana bumag-view, sana nakasasara, di ba? Good job, di ba? Kapag exam at wala kang alam, ang tagal ng oras. Panisulat mo. Yung pangalan, paulit-ulit mo sinusulat. Tapos yung teacher, sisirusin. Pag-ulit mo ko, walang laman ang test paper. Empleyado, pag alam niya trabaho niya, confidence trabaho niya. Any business na alam niyo, you're very confident. Paano ko maging confident? Attitude. Learn the business. Pero kailangan, para magkaroon ng magandang attitude at matutunan mo to, kailangan niyo bigyan ng time. Everybody say time. Time! Time. Yan ang puhunan mo dito. Hindi yung package. Ang package, license mo lang para makapag-invite ka. Kailangan you have to learn the business, you must give this time. Ito ginagawa nyo ngayon, pag-upo dyan, yung mga nanonood sa akin sa live ngayon. Ano ginagawa nyo? You are investing, you are putting your time to learn this business. Tama ba yun? Yes! So, oras. Siyempre kapag nag-invest ka ng time, meron kang return of investment, yung time din. Yung 40 years mo pagkatrabahuhan as an employee, pwede kitain sa loob ng 4 na taon. Bigyan mo ng oras. Attitude daw na gawin. Anong aaralin? Siyempre, you have to learn the products. O BI man, or EC. Diba? Lahat alam mo yun. Kasi negosyo mo ito eh. Any business na papasukin mo, dapat alam mo negosyo mo. Attend trainings. Through live. Tapos sa mga Facebook natin, sa YouTube. Basta lahat connected sa Impart 2 Generation mo. So OBI, you have to learn this business. Products and marketing plan. Kapag natuto kayo, iba ka na magsalita. Are you with me? Yes. Kaya dito bawal ang pasaway. Sa mga matalino, we respect your profession, your talino, but when it comes to this business, kailangan matuto kayo magbigay ng oras. Mag-humble down kayo. Palapakan mo kasi sa career garces. Why? Career garces, parang yung grupo. Laki grupo ni Ariel. Pero nakikita ko siya, paano siya mag-alaga ng grupo niya? Paano siya bibigyan ng time para umatay sa mga trainings? Ang galing magsalita ng tao yan. Ang galing magsalita. Tama? Yung iyong sinyo mga apples dito. Iba sa inyo speaker na rin. Kakanta kayo ng home party. Tama? Pati sa Zoom. You're very confident. Kaya sa akin, mas dapat palakpakan yung mga top earners, yung mga uprise na alam ang negosyo at uma-attend pa rin. Ang tawag dyan, humility. Kasi, huwag nyo mo lang habulin yung pera. Because money, result will always follow. Para sa akin, mas mabuti pa na meron kayong kaalaman. Dapat equal yan. Yung laki ng income ninyo, laki ng net worth, at lalim ng kaalaman. Everybody say knowledge. Knowledge! Kung bakit minsan may kilala kayo ng balitaan, nag-join sa Impart 2 Generation, ang laki ng income. Tama? Kasi naka-tiyempo eh. Laki ng net worth niya eh. Pero magugulat ka, bigla nawawala. Nasaan yung dati top earner dyan? Ba't nawala? Nag-collapse. Kasi yung network niya, nahirapan. Nung nahirapan, wala siyang may turo. Wala siyang knowledge. Yung lahat na mahilig mo sa amin, okay lang madelay ang result ninyo basta nalalim ang kaalaman. Yes! Parang building. Ang building, bago itayo, kailangan gumukay ka ng pundasyon. Ang tibay ng building depende sa pundasyon na ipuhukayin nyo. Mas mataas na building ang gusto mong itayo, mas malalim pundasyon ang dapat nyo hukayin. Wala akong nakitang building na tumubo. Yung building tumubo. Ano? Itong building ito ang nag-represent ng dreams natin. Mas malaking pangarap nyo, mas malalim na pundasyon o knowledge. From the word knowledge, if you know what you're doing, you have the edge. Lamang ang may alam. Yes!
Pakusabi mo rin mo, namang mati alam. Namang alam mo ang energy dito ngayon. Iba yung energy mo katanggap mo, iba yung kaalaman mo, tutunan ninyo. Ano ginawa nyo? Nag-humble down ka lang. Attitude. Talo ang pasaway, talo ang mayabang. At huwag kang panggap na alam mo to. Kasi marami tao, eh alam ko rin, hindi ako ate na seminar, na training. Iba ang alam sa narinig. Kung ito yung alam mo na, dapat nangyaman mo na ngayon. Narinig mo, pero hindi mo ito alam. So number one ha, attitude. Paganda yung attitude mo, mag-humble down kayo. O pag maganda yung attitude, tapos na ba? Akala natin, kapag maganda ang attitude nyo, sabi, yaman na raw. Yung palang attitude, part lang yan ng success or ingredients. Everybody say ingredients. Ingredients. Maraming ingredients sa success. When you talk about ingredients, what comes to your mind? Parang pagkain, di ba? O cake na lang, yung cake. Hindi ba yung cake, bago maging masarap na cake yan, madaming ingredients? Yes. May flour, sugar, oil, salt, water, ano pa? Butter, egg. Bawasan mo ng egg yung cake. Tanggalan mo ng sugar, iba ang lasa. Ang success, ganoon din. Yung sa ingredients combination. Hindi sapat na maganda ang attitude mo. Kasi kung attitude lang pala ang kailangan, bakit lahat ang mabait? Dapat kung ba't mabait ka, yaman ka. Maraming mabait, hindi pa rin mayaman. Kasi dapat, halungan nyo rin ng paniniwala o yung belief system. Ilang percent ito? Just imagine, 100%. Perfect, tama? Ang belief mo, hindi pa rin 99.9. Kasi ang belief, parang balon. Ang balon, pag natusok yan ng maliit na bagay, it will burst, kasabog ang balon. Itong balon ang nag-represent ng belief mo. Kapag nahaluan ang kahit konting duda yan, tapos ito. At kapag hindi ka niniwala sa ginagawa mo, hindi niyo bibigay yung best niyo. Correct? Pero 100% na alam mo yayaman ka, ibibigay mo yung best mo. Kaya importante pa niniwala. Ngayon pa lang, kapag sa iyo, grabe! Sa tingin ko, hindi ako yayaman sa part 2 simulation. Kapag sinabi mo hindi ka yayaman dito, congratulations, hindi ka nga yayaman. Kasi sinabi mo na eh. Kung ano iniisip, lumalabas sa bibig, ikinikilos ng katawan, at ang resulta, sumusunod. Kaya mag-iingat kayo sa mga lumalabas sa bibig nyo. Kasi may power ang word. Yes. Do you agree may power ang word? Yes! Everybody, look at me. Everybody, touch your head. See? May power ang word. So, ano sinabi, ginagawa. Gano'ng ka-powerful niya. Kaya huwag sabihin na hindi mo ito kaya. Tama, di ba? O mamaya, pag uwiin niyo, humarap ka sa salamin. Tapos salamin kausapin niyo. Sabihin mo, grabe. Ang pangit ko. Kapag sinabi mo yon, ang pangit mo nga. Kasi pinaniwala akong pangit ka. At kapag feeling mo pangit ka, hindi kayo confident. Mahiyain ka. Takot ka magsalita. Takot ka mag-invite. Kasi, ay may prospect ko. Ah, kaya ka usap ko, pangit ko ngayon eh. Kaya ako, inisip ko na mayabang. Nasanay ako. Pag may salamin, at nakita ko, huminto ako. Pinakausap ko sa salamin ko. Alam mo sabi ko, grabe ka nil. Ang gwapo mo. Gwapo mo talaga, chup-chup mo ako. Gusto mo talaga. Gusto mo talaga ang sarili ko. Oh, ito, ito malindi. Huwag ka mayabangan sa akin. Pati ka nanonood sa akin, di ba? Wala akong pakialam kung hindi gwapo ang tingin ng tao sa akin. Wala akong pakialam. Basta feeling ko, gwapo ako. At kapag feeling ko, gwapo ako, confident ako. At tayo, salita, paglalakad. Feeling ko, gwapo ako. Yan ang kataon, gwapo talaga eh. Hindi pa palang pang maghihirap. Sabi mo, milyonaryo ko! Kapag pinaniwala ang milyonaryo ka, yun ang mangyayari. Isigaw nyo, mahirap ako! See? Ngayon ko, hindi ko walang mabanggit. Kasi, negative yun. Yun ang marat naman yun. So ngayon, sanayin nyo. Sanayin nyo
yung paniniwala sa sarili ninyo. Believe 100%. Nasanay ako. Every time meron akong presentation, gusto ko may participation ng audience ko. Pagsigaw ng grabe, sagot power. Alam niyo ba yun? Yes! Anong kultura? Pagsigaw ng power, sagot ay? Grabe! Kapag nagtanong ako sa lahat, if you believe in yourself, ang sagot niyo, yes, I believe. Maliwanag ba? Yes! Do you believe in yourself? Yes, I believe! Do you believe in yourself? Yes, I believe! Power! Grabe! Grabe! Power! May kwento. Famous. Ang dami niyang pinagaling. Nasa Philippine Arena, 50,000 ang tao. Alam mo, sabi ng faith healer, mga kapatid, may kasamahan tayo dito ngayon na may karamdaman. Kayo ba'y naniniwalang siya'y gagaling? Do you believe? Yes, I believe! Do you believe? Inuutos ko, tumayo ka. Alam mo, sabi ng pasyente, ha? Sabi ng pasyente, tumayo ka. Sabi ng pasyente, ha? At dahan-dahan siyang tumayo. Oh, pagtayo-pagtayo niya, nagsigawan ng tao, power! May kinikilabutan. At ang sabi ng faith healer, ngayon kapatid, nakatatayo ka na. Inuutos ko. Lumakad ka. Alam mo, sabi ng pasyente, lumakad ka. Sabi ng pasyente, with 16 years experience from AIM Global, naging part of generation, meron tayong EDPLAN 2.0, EDPLAN 3.0, meron itong OVI, tama? More than 15,000 naging multi-millionaires. Ang mga mayari, the late Francis Miguel, Sir John Aspirin, Doc Ed Cabantot, hindi sila basta-basta mga negosyante, they are all networkers. Sila mismo, umate sa mga trainees sa tulad na ginagawa niyo ngayon. Tama? Napuyat, napagod, nagutom din. Meron tayong training team, training specialist, Vice President, lahat kami po, alam mo ginagawa, naging networkers kami, alam namin ang lengguahe. Hindi kami trainer basta-basta na nagbibigay ng turo dito. Ang turo namin based mostly sa aming experience as a networker. Meron tayong Alight Foundation through the leadership of Dr. Connie Cabantog, meaning part ng sales natin nasa
ating kababayan na nababadya sa sakuna. Tama? Tumutulong tayo. Are you with me? Yes! You believe in our products? Yes! Tapos siyempre, baliwala rin kayo at sumunod sa mga uplines yes. na seryoso, committed, at tama ang ginagawa. Yes! Kasi minsan, huwag yung gawin literal. Akala ng mga tao, pasabing follow upline, lahat sasabihin ng upline, kailangan sundin. Susundin mo lang si upline kapag tama ang turo. Kapag against sa company policy, huwag mo sundin si upline. Tama? Pero ito, upline talaga, seryoso yan. Kailangan kayo sa inyo mag-umpisa yun. Correct? Yes. Believe in your downline. Kapag yung downline mo, inibitahan mo, hindi minibitahan yan dahil sa pera. Uy, downline ko to. Diba? May porsyento ko. Huwag ganun. The moment inibitahan mo yung downline mo, ikaw mismo, upline, may niwala ka na 100% ay yaman siya. Yes! Huwag yung tipong, upline, upline. O ano, may downline ako. Nasaan? Ayun yung, saan yun? Yung mukhang tanga. Ayun yung mukhang. Mukhang hiyayaman eh. Mukhang mahiyain eh. Huwag mo inibitahan, hindi pala hiyayaman. Anong point ko? Huwag inibitahan mo yung downline mo, ikaw mismo, ikaw feel mo sa kanya, may niwala ka na hiyaman siya. Yes! You have to encourage your downline. Yung tipo, oh downline, balik ako, nagating ka ng seminar kahapon na. Oh upline, power ka, galing mo. Oh downline, balik ako, may prospect ka raw. Nag-present ka raw, oh upline ka raw, di na mag-join. Okay lang, di nag-join. At least, ginagawa mo yung part mo. Yes! The best ka. Ito ang ginagawa ka sa iyo. Ito, oh downline, may pay-in ka na ba? Pay-in, wala pa upline. Wala pa? Kamuti ka. Nakasilbi. You have to treat your downline not only as business partner. You have to treat your downline as part of your family. Yes. You have to build good relationship. Ito pa importante sa lahat ng mga bago, luma man o bago pa yun. You have to build a good relationship. Walang perpektong upline. Walang perpektong downline. Pero pag meron kayo hindi pinagkakaintindihan, kailangan pag-uusapan. Remember, you are not just an ordinary distributor. You're all professional. Tama? Sabihin, relasyon to, masarap kumilos kapag maganda relasyon ng up and down line. Tama. So sa mag-umpisa yan, sa iyo. Tama, kailangan mo unawain ka. Huwag nalagay sa utak mo na upline ka. Kasi minsan, ang tao, kala upline, boss. Kung makapag-utos, hindi mo empleyado, downline. Business partner mo yan. Kailangan open ang communication. At huwag kang masasaktan kapag minsan may sinasabi sa iyo si downline o si upline. Kaya open ang communication eh. Minsan kaya may nag-aaway, miscommunication lang. Correct? So sanayin mo. Simula ngayon, tama sa through this training, sanayin mo na mag-heart-to-heart kayo ni up and downline. Wala mo o-offend. And para may mag-mediate, find a mentor na mag-mediate sa inyo. Kailangan nyo mag-mentor nyo, huwag nyo maabusuhin. Yung mentor nyo, you have to trust and respect also yung mentor. Plano ba yun? Yes! And of course, last, yung paniniwala, you have to believe in yourself. Kasi minsan, iba mga kagrabe, ang galing ng taong yan. Payaman yan. Payaman, ikaw. Ako, hindi ko alam, mukaya ko yan. Kasi yung bago maniwala ang ibang tao sa inyo, kailangan maniwala muna kayo sa sarili niyo. Tandaan niyo, huwag kayong maihigis sa tao magaling magsalita. Huwag kayong maihigis sa tao madaming pera. May alam kami, hindi mo alam. Pero may alam ang bawat isa sa inyo na hindi namin alam. So dito, you have to believe in yourself 100%. Huwag na huwag ka magdududa sa sarili mo. Kasi kapag nagduda ka, believe me, hindi nyo ibigay yung best mo. Always give your best and you will be rewarded in so many ways. But believe in yourself. Tandaan nyo ha. Unique kayong lahat. Unique. Kakaiba tayong lahat. There are 7.6 billion populasyon sa buong mundo. Gano'n ka unique. Ni isa, walang magkaparehong thumb mark. Bilyon ang tao, walang magkaparehong thumb mark. Gano'n kayo ka-unique. Ilang million tayong similia, sperm. Walang malisyoso, ha? There are trillion of cells. Million of sperm cells. Sperm cell na yan, gaya tsura niyan. Ha? Daming sperm. Correct? Dami niya. Nag-uunahan lumabas siya. Ito yung nanay. Ito yung sperm.
Ano sabi ng tatay? Narinig ni sperm. Uy, sabi ni tatay. May gagawin sa'yo ni mami ang may gabi. Sayang, sayang, di ba? Pagkatalos parang, magkakaroon mo, di ba? Mayroon inisyon niyo, di ba? Yung sperm, nung lumabas yan, nagunahan, di ba? Tatatii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 
Wala man isa, ha? Paglabas ng sperm, mauna-unahan, milyon-milyon, sa daming sperm, ikaw nakatapo, ikaw nakapasok. Ikaw ang naging tao. Sperm, ganoon. Tinitin, di ba? Binabang-gabang-gabang, ikapangasyon. Nung nakapasok ka, naging tao ka, doon palang champion ka na. Doon palang pala, maging tao ka, champion ka na, dahil mo nilabanan eh. At kung champion kayo, you deserve a good life. Kung kayo ay pinanganak na mahirap, hindi mo kasalanan. Pero pag namatay kang mahirap, kasalanan mo na yan. Alam mo ba ang tayo gumagawa ng ating buhay? Oh, don't be offended, ha? Kung ano ka ngayon, ikaw ang gumawa niyan. Hindi pwede sisihin magulang, sa pinanganak, sa kanang araw, anong environment mo. Kasi maraming mahirap ang ganda ng buhay ngayon. Nag-ubusan, sa mindset, sa paniniwala, sa sarili nila. If you will ask those people who are very successful right now, ba't ka mayaman? Alam mo, sagot na ibang mayaman? Simple. Kaya ako mayaman. Yung tatay at nanay ko mayaman. Yung lolo at lola ko mayaman din. Kaya ako mayaman. Guess? Yes. Interview mo yung mga tao mahirap. Ba't ka mahirap na? Tatay. Kasi tatay ko mahirap. Nanay ko mahirap. Lolo at lola ko, nuknuman sa kahirapan. Kaya ako mahirap. Ladies and gentlemen, yung ibang mayaman, kapag tinanong nyo, ba't mayaman? Ang sagot, ba't ka mayaman? Alam mo sabi, kaya ako mayaman kasi yung lolo ko at lola ko mahirap. Yung nanay ko at tatay ko mahirap din. Nagsikap ako yumaman kasi ayaw kong matulad sa pelosyo. Tayo gumagawa ng buhay. May taong piloso ko. Eh, gusto ko sana yumaman eh. Kaya lang, wala akong hitang opportunity. Harang trabaho, wala akong negosyo. Paano kayo yaman? Guys, gusto niyo yumaman. Ang opportunities paligid, napakadami. Tanayin mo ka tao sa labas. Gusto niyo yumaman. I-offer mo ang impartial citizenship. Ayaw. Kung gusto niyo yumaman, you need right opportunity. And good news, right now, one of the best opportunity, itong empowered consumerism. Yeah! Bakit pa rin opportunity? Regardless ng background nyo, pinag-aralan nyo, studyante ka, hindi ka magaling masalita, equal na opportunity. Kapag nandito ka ngayon, gawin mo na seryoso. Sa nag-upisa, naniwala ka na kaya mo. Kung nagawa nila, walang dahilan para hindi nyo magawa. So ngayon pa lang, huwag na huwag kang papayag na may taong nasabi sa hindi mo ito kaya. Sila, nila kaya. Ikaw, kaya mo ito. Pakasabi sa dalawa, kaya mo ito! Kaya mo! Kaya man dito! Kaya man dito! Do you believe in yourself? Every time mahirapan kayo, o nagdududa kayo, lagi dapat nahilin mo sa utak mo, yes, I believe in myself. Yun lagi magiging naman sa'yo. Pumikit ka, dapat imagine mo ito nangyayas sa kwartong ito. Para ma-remind kayo lagi. O ngayon, maganda ng attitude mo. Mataas ang belief mo. Sapat na para yumaman ka? Yes. Hindi mo rin. Because success is a process. Success, mayroon mga ingredients. Ang next ingredients mo, ang tawag doon, yung certain commitment. Everybody say commitment. Commitment! Ano yung commitment? Ang commitment, para bang sakripisyo. Ano yung sacrifice? Ang sacrifice, ginagawa mo ang isang bagay kahit hindi kayo komportable. Imagine may mga tao sa labas, ang tawag niya commitment. Hindi biro yung nasa labas ka, nakatayo ka, nakadumo ka, para mahinig. Hindi biro yung nakaupo ka nga dyan, pero siksikan kayo, at nakamask ka pa. Ang tawag niya commitment o sacrifice. You have to sacrifice something to gain something. Tama? So lahat mga nag-umating ngayon dito, nasa labas man, o nanonood ngayon ng live sa akin, palakpakan niyo sa sarili niyo.
parte ng commitment nyo. Ano oras niyo? Almost 6 PM na. Masarap na sa bahay ka na lang. Nood ka na Netflix. Ang tawag niya, commitment. Yung word of sacrifice, famous pa yung sa larong chess. Di ba yung chess, may mga king, queen, rook, bishop, pawn, horse, tama? Yes. Ano pinakamataas sa official? King. Captain ng king, ano? Queen. Dumating ba yung time, yung queen yung pinakain nyo? Yes. See? Mataas yung queen, bakit nyo pinakain? Sometimes you have to sacrifice your queen to save your king. Dumating ba yung time, ang kumain ng queen mo, yung pawn? Yes. Yung pawn yung pinakamaliit. Pikit mata ka, pinakain yung queen. You have to sacrifice your queen to save your king. Exactly the same sa empire consumerism. Sometimes you have to sacrifice yung puwet ka na, gusto mo pahinga, pagod, gutom, pagkatawanan ka ng kaibigan mo, kamag-anak nyo, iiwanan ka ng girlfriend o boyfriend mo, aaway ka ng parents mo. Tama? Tapos yung mga barkada nyo, mayroong reunion ngayon, may gimmick sila, instead ng makapag-inuman kayo, makapag-gimmick, mas pinili nyo pa ang umatin. Sometimes you have to sacrifice those things to save your dreams. Alam nga, may sakripisyo. Ang laki ng pangarap nyo eh. Sample, may mga pangarap ba kayo? Yes! Isa pa, may mga pangarap ba kayo? Yes! Since we started, nag-start pa itong negosyong to, ilang taon na ako nagtanong sa mga tao, may mga pangarap ba? Ang sagot, yes! Nasa na yun, di ba? Na nag-yes last year. Nag-yes 5 years ago o 10 years ago. Yung mga nag-yes last month, nasa na sila? Nawawala. So hindi pala sa tapat na nag-yes ka lang. Ibig sabihin, dapat sa puso mo. Kasi sa commitment, tandaan nyo, nagbabago ang desisyon depende sa sitwasyon. Nag-yes ka lang kasi komportable ka. May mga pangarap ka? Yes! Halika, ating ang seminar. Ay, may seminar pala. Ang haba, ang init. Siksika, nakatayo. Huwag na lang. Ay, yung pangarap ko, kaya lang, kailangan pala ma-reject, pagtawanan, mapuyat, magutom. Huwag na lang. Doon papasok yung whatever it takes. Everybody say, whatever it takes. Whatever it takes. Pag nangarap ka, ginagawa ni boss yung to, ang commitment mo, whatever it takes. Wala mo nang complain. Huwag kayo mag-complain mahaba ang seminar. Huwag kayo mag-complain pagod, kuyat, gutom, matrapik, walang mamasahe. Huwag kayo mag-complain na inaaway ka ng magulang, girlfriend, boyfriend, asawa. Why? Wala ka pa sa empire consumerism, napupuyat ka na. Napapagod ka na, natatrapik ka na. Ang good news, ngayon, mapuyat kayo, mapagod, magutom, ma-reject, okay lang yan kung yayaman naman kayo sa buhay. So from now on, kailangan meron kayong kusa. May para sa'yo kusa. Huwag kasi. Kasi yung kasi, gusto mong umuyumaman? Oo. Pati ka seminar. Hindi mo makaka-attend. Bakit? Kasi malayo. Kailangan may kusa. When you say kusa, kapag nakita mo sa Facebook natin, sa text, o sinabi ng upline, o may nakapost dito, na mayroon training, may seminar, leadership training, kung ano mga training, na alam nyo, makakatutulong sa pag-build ng network, kumusa ka na umattend. Huwag mo nang hintay, sabihan ka ng sponsor ang upline mo. Remember, this is your own business. Bakit kailangan ka sabihan, uy, follow up ng sponsor mo. You're so blessed kung ang sponsor nyo nagka-follow up sa'yo. Nire-remind ka. Bonus yun. Pero then you have to remind also yourself, negosyo ko to. So from time to time, every time nasa office ka, tinan mo yung mga poster, anong mga trainings, anong company events na nandun ka. And when talk about company events, kailangan, huwag kang pipitin ng upline mo na bumili ng ticket. Pag may events, kailangan ikaw mismo mag-offer sa upline, may ticket. A-attend ako. Negosyo mo to, kailangan lahat ng events ng company, alam nyo, may kusa ka. Tama? Ang commitment, kailangan motivated kayo. And there are two kinds of motivation. Ilang klase? Two. So motivation, merong external motivation and internal motivation. Ano yung external motivation? Kayo ba yung motivate ngayon? Yes! Natututo ba kayo? Yes! So magsasalita ako? Yes! You're all externally motivated. Kasi nga, puro positibo ang lumalabas sa ibig ko.
Paglabas nyo at nakita mo wala kang pera, pamasahin, utog ka na, minsan ang motivation mawawala. Kaya importante, ang motivation dapat ginagawa mo everyday. Kaya ang training, puro motivation. Motivation is like taking a bath. It should be done every day. Ngayon me? Yes! Kapag nahi-feel mo nanghihina ka, you have to motivate yourself. How? Attend trainings, YouTube, Facebook Live natin. Read positive books. Lahat ng may kinalaman sa pangarap, pagiging positibo, yun dapat doon kayo mag-invest ng time. At pinakamagandang motivation, yung internal motivation. Ano yung internal motivation? Kaya mo i-motivate sa sarili mo? How? Mindset. Huwag yung gagawin ng negosyo para sa sarili nyo. Kasi kapag ginawa mo ang negosyo para sa sarili nyo at napagod, nagutom, nauuhaw, na-reject ka, you can easily quit. Kasi walang tao gusto mahirapan. Kapag nag-join ka sa Park Consumerism, gagawin mo to hindi para sa iyo, kundi para sa pamilya niyo. Yan! Yun ang number one motivation. Kasi kapag you're self-motivated, alam mo ba't mo ginagawa? Mas mabilis kumilos. If you will notice again, maraming mga tao ang katanong sa'yo, paano mo maging successful? Yan ang normal na tanong sa amin. Paano mo maging successful? Paano ginagawa ang negosyo? How to do the business? How? Madali itong aralin. Ang produkto, ang marketing plan, madali itong aralin. Pero bago mo tanungin kung paano ginagawa, you have to ask yourself, why? Because the how will always follow if you know your why. Yes! So kung nirapan ka, tinan mo yung anak mo, kung may anak ka. Tinan mo yung asawa mo o magulang nyo. Pag mamaya, sa mga wala pang mga anak, pag uwi nyo mamaya, pakisirip yung, kung kasama nyo ang parents nyo, pakitinan yung magulang nyo, may tsura. Pagod, buyat, stress, sa paglalabaho. Yun ang motivation mo. Isang uwi ka ng pera sa parents mo, kailangan pangarapin mo na ikaw magbibigay ng sustento sa parents mo. Kapag ganun ka mag-isip, kahit ka na di-reject, hindi nyo papansinin yun. So may mga anak na, tignan nyo anak nyo. Ano suot niya? Saan nag-aaral? Ano kinakain? Ano vitamina? Pag nakita mo yung anak mo, mamamotivate ka. Another motivation, kung kayo galing sa hirap, ayaw nang balikan ng kahirapan. Yes! Tama, yun ang motivation. Bakit ako motivated? Hindi ako anak na mayaman. Tama? Anak ako mahirap. So, ang motivation ko, mindset ko, hindi ako papayag na experience ang anak ko lahat ng hirap na dinanas ko. Tama ba yun? Self-motivation. Mamaya pag-uwi ninyo, pag-ipikit nyo, ba't ko ba ginagawa ang negosyo ko? Yan. Yun yung mga tanong. Wala akong taong nakita ng aga gumising, nabihis, naligo, nagpabango, magandang belt, magandang lilo, magandang sapatos, paglabas ng bahay, woo! Saan kaya makapunta? Guess nyo? Yes. Pag may ginagawa mo sa bagay, alam nyo ba't mo ginagawa? Ba't na nag-join sa Park Consumerism, dapat alam nyo. Hindi pwede pinura sa alam, kahiyaan lang. Pinagbigyan mo yung girlfriend o boyfriend mo. Makulit kasi nanay mo kaya nag-join. Nag-join ka kasi pagod ka na sa kahirapan. At ikaw ang puputol ng sumpak ng kahirapan. Kapag naging committed ka, believe me, iba na naman ang kilos ninyo, iba yung galawan. Whatever it takes, walang complain. Are you learning? Yes! After commitment, bakit na ba? Attitude, belief, commitment, tapos na ba? Hindi pa rin. Samahan niyo pa isang ingredients, ang pinaka-importante ingredients. Ang tawag doon, discouragement. Paano naging ingredients ng discouragement? Maganda ba ang discouragement? Sa ibang tao, ang pangit nito. Gano'ng maganda ang discouragement? Una, alam niyo ba ito pinakamahirap? Mahirap to kapag hindi mo naman gagawin. Mahirap, kung may mahirap, meron mong madali? Yes or yes? Yes. Ano madali? Correct. Mabilis mag-quit? Yes. Kaya maraming mga tao hindi nagiging successful, pinili yung mas madali. Pag nag-quit kayo, tapos na ang boxing. O, ngayon parang ganito lang yan. Pag nag-quit kayo, remember this, hindi kayo nag-quit kay Arnel and Pin bilang speaker nyo ngayon. Hindi kayo nag-quit sa mga sponsor nyo. Hindi kayo nag-quit sa Park Consumerism. Nag-quit kayo sa chance nyo makuha mga pangarap nyo. Kaya pa sabi sa tayo mo, don't quit! Don't quit! Okay lang, huminto, ha?
Okay lang magpahinga. Huwag ka lang hihinto. Pakisabi ulit, okay lang magpahinga. Huwag ka lang hihinto. Kasi kapag tuloy-tuloy ka, di ka hihinto, ang punuan mo tayo, finish line din eh. Ito yung favorite illustration niya, no? Alam mo yung karera ng kabayo? Meron starting line, meron finish line, correct? Yes! Yung kabayo, pag tumatakbo, meron mong nauna. Yes! Meron mong nahuhuli. Yes! Kahit nahuhuli ka, if you are running on the right direction, napunta niyo yung finish line. Yes! Di ba sa karera, may nauna? Yes! Okay lang. Kahit nahuli ka, tuloy-tuloy ka, punta niyo finish line. Tama. Alam niyo ba kahit buhubang ka ng kabayo niyo? Nakarin mo. Nakarin mo. Pag tama ang direksyon, saan punta sa? Finish line! Yung kabayo mo, buhatin mo. Tamang direksyon. Saan punta mo? Finish line! Correct. Yes. Hindi literal ang kawayo binubuhat. Ito yung hirang, pagod, gutom, discouragement, obstacles. At ang good news, once ma-reach mo yung finish line, lahat ng hirang, pagod, gutom at rejection, makakalimutan mo yan. Oh. Imagine mo to. Kapag nagkaroon ng kotse, imagine mo, may kotse ka. Ang labig ng aircon. Amoy leather. Ang ganda ng music. Habang minamanay mo yun, ano ginagawa mo ba? Umiiyak ka ba? Grabe! Lagi akong puyat! Lagi akong gutom! Ang makikita nyo, yung ganda ng kotse. Makakalimutan mo yung napupuyat ka lagi, nare-reject ka. At habang nag-drive ka, grabe. Ganda ng takbo. Naka-full tank ka pa. Tapos stop light, stop. Lakas ang ulan. Nakita mo yung tao nag-reject sa kanto. Basa-basa ng ulan. Ano ang gawin niyo? Dahan-dahan yung buksan ng window. Sabay sabi, Brad! Uwi na ba? Ingat! Hindi ko iwanan. Ganyan yung payo, di ba? Anong kwento? Kapag naging successful kayo, not discouragement, makakalimutan niya. Yes! Oh, ito ang good news. Yung good news. Yes! Bakit one of my favorite discouragement? Ang taong maraming discouragement, maraming pinaguhugutan. Ang taong magaling magbigay ng mga trainings, motivations, yung taong bugbog sa discouragement. Halimbawa ikaw to, sinuwerte ka yung kalawat kanan mo dumami. Kapag dumadami yan, kikita ka ng pera? Yes! Nang walang kahirap-hirap? Yes! Kasi, kariwat ka na, dami. Sumasali na, di ba? Paano yung downline mo sa ilalim? Ginaya ka. Nag-invite siya, nag-invite. At lahat ay invite niya, hindi sumama. Pupuntahan na yan, upline. I-motivate mo, nahihirapan ako. Paano kapag hindi ka nahihirapan? Paano may mamotivate siya? Ang sabihin mo, ano? Nahihirapan ka? Yari tayo niyan. Anong gagawin natin? Hindi ko alam. Ba't hindi mo alam? Hindi mo kasi naranasan, ma-reject. Yes! Hindi mo naranasan na pagtawanan, mapwede mo mag-utok, tama? So, mas marami discouragement, matuwa kayo. Ba't maganda yan? Ang discouragement kasi, kontrabida. Ang pelikula, gumaganda, hindi dahil sa bida. Yes! Ang pelikula gumaganda because of kontrabida. Yes! So, mas marami discouragement, dapat thankful ka doon. So, ibay ka mo discouragement. Oh, walang kwenta yan ang isi. Oh, walang kwenta. Ano ba? Ano ba? Mahirap ako. Mahirap ako. Ibay ka mo nila. The more we welcome niya, sila ang magpapaganda ng kwento niyo. Yay! Ang discouragement, paano ba hinahandle discouragement? Paano pag-handle? Number one, do not entertain any negative thoughts. Bago man kayo o luma, you want to build a huge network, huwag kang emotional, puro positibo. You're gonna create a positive result with a negative mind. So kailangan, punuin mo ng positibo ang utak nyo. Read positive books, positive ng mga videos, dreams, talk about dreams, tama? Puro positibo. Avoid talking to dream stealers. Iwasan ang mga magnanakaw ng pangarap. Sino-sino yun? Sometimes yung mga close sa atin. Hindi nyo aawayin.
iiwasan nyo lang. Kapag na-feel mo, naninanakaw ka ng pangarap, hindi mo kaya yan, mahirap yan, may kilala ka, may kilala ko, nag-join din, hindi yung mama, ay, brad, thank you. Diba? Huwag yung pag-uusapan. Invest tayo sa mga tao, positibo. Yes. Are you with me? Yes! Tandaan nyo, kayo nakakita, kayo nakarinig. Ba't ka papayag na nakawang kaharap-harapan? Di ba yung famous kong sinasabi sa inyo, yung cellphone, ano ba cellphone ko nandyan? Tapos cellphone ko kinukuha, kunin mo lang. Kunin mo lang. Kapag salita ko sa inyo, mapansin mo, kinukuha yung cellphone ko. Upo siya doon, tapos cellphone ko, binulusa niya. Ang tanong, ito question, normal ba yun? Hindi. Normal ba na may tao kumukuha ng cellphone kaharap-harapan, wala akong pakialam? Hindi normal yun. Second scenario, yung cellphone ko nandito ulit. Katapos naka-cellphone ko nandito, tapos kausap kita, yung cellphone kinukuha niya, kunin mo ulit brad. Tapos ako, uy, pare, may cellphone ko yan. Ganun mo nagawin ko? Yes! Hindi pa niya nabubulsa, kinuha ko na. Bakit? Cellphone ko to. Hindi ako papayag na merong taong kukuha ng gamit ko. Anything that belongs to me, kahit itong pen, nahulog kinuha niya, kukunin ko yan. Kahit yung takip ng marker, kinuha mo, kukunin ko yan kasi it belongs to me. Kayo may nakabalita na merong isang nadugutan ng cellphone? Nung nadugutan siya, nang laban siya, uy, cellphone ko yan. Nag-away sila. At sa pag-aaway niya, yung holdapper pala at snatcher, whatever it takes din. Kailangan niya makuha yung cellphone mo. Tama? Yes. Di ba? Yes. Ang goal ng snatcher, ang maginakaw, makuha ang cellphone mo. Ang goal mo naman is save ang cellphone mo. Kada save na cellphone mo, yung palang snatcher may panaksa, nasaksaka, pang, patay. Diyos, sinabukasan. Lalaki, napatay kasi yung pinagtanggol ang kanyang cellphone. Ang tanong ito, kung ang cellphone nga, ipinaglalaban mo ng patayan, how much more ang mga pangarap? Nagayon mo sa utak niyo. So every time, naniniwala ka sa tao walang alam sa negosyo natin, harap-harapan, nagpanakaw kayo ng pangarap sa mga tao. Always remember this situation. Kapag binasabi siya, hindi mo ito kaya, hindi ka mapayag na nakawan ka para pa. Yun lang. At kapag ganun ka mag-mindset, makapasin mo, tuloy-tuloy ka, kahit ano marinig mo, di ka maapektuhan. Kasi may binugol kang mga pangarap niyo, pamilya niyo. Tama yan? Yes. And remember also that you cannot please everybody. Kahit ano gawin niyo, may kukontra sa inyo. Correct? Kapag nag-network ka, kukontrahin ka. Kwento. Yung, may inaabangan nyo. Merong maglolo na masyal. Sabi lolo, ako, pasyal tayo. Tonto kayong bata. Yes, lolo, gusto ko yan. Kailan, medyo malayo ha. Apat na baryo ang dadaanan natin. Yung maglolo, may kasamang kalabaw. So, unang baryo, nakasakay sa kalabaw, yung kapo. Yung lolo, humahatak na kalabaw. Alam mo, sabi ng mga tao sa unang baryo, grabe yung bata ito. Hindi na nakawak sa lolo niya. Sa anak nakasakay sa kalabaw. Pagdating sa pangalawang baryo, nagpalit sila. Yung lolo sumakay, yung bata humila. Sabi ng mga tao, grabe yung lolo to. Walang awa sa apo niya. Third baryo, ang ginawa ng maglolo, sumakay pareho sa kalabaw. Sabi ng mga tao, kaya yung maglolo, walang awa sa kalabaw. Apat na baryo, ang ginawa ng maglolo, buwaba pareho. Inakay ang kalabaw. Alam mo sabi ng mga tao, Brad, hindi naman yung maglolo. Ang tanga. May kalabaw, ayos sakyan. Guess niyo ako? Yes! You cannot please everybody. Hindi yun ang kwento. Gusto yung kwento? Yes! Hindi yung kwento. May isang kalabaw. Yung kalabaw na yun, ang taba, ang laki, naglalakad ng isa. So pagkilakad niya, nadulas, nahulog sa balong. Sabi ng mga tao, ano yun? Ang kalabaw, ang laki, nahulog sa balong. May nakagisip. Ito gawin natin. Since mahirap niyang isip, kasi bigat niya, dyan natin siya ilibing. Kumuha ng pala. Pukay, tabon. Pukay, tabon. Alam yung kalabaw? Lahat ng lupa na tumatama sa likuran niya, pinapagpag niya, pinapagpag na pinapagpag.
Yung pinapagpag niya, inaapakan. Pinapagpag, inaapakan. Yung mga tao, buhay. 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 Yung pinapagpag na, inaapakan, pinapagpag, inaapakan. Yung kalabaw nakatakas. Walang pinag-aibas yung part 2 si Marisa. Lahat ng mga tao mag-i-discard sa inyo, ipagpag mo, ipagpag nyo, apakan nyo. Ano yung lesson? Yung mga discouragement ang gagamitin nyo sa pag-angat nyo. Hindi sa magbagsak ninyo. Alam nyo, totoo lang? Ito ang realidad, ha? Yung ibang kaibigan natin, o kaibigan nyo, hindi inaabangan na maging successful kayo. Ang inaabangan niya, yung pagbagsak nyo. Kasi kapag naging successful kayo, pinutunayan nyo na tama ka at mali sila. Kaya sometimes, yung mga tao, they will do everything to pull you down. Tama? So, kayo magpapa-apekto sa mga tao, no? Kapag nagkaroon ng kotse sa Park Crucifixion, hindi makikita ng tao yung kotse nyo. Ang makikita nila, sila walang kotse. Maliwanag? Yes! Are you learning? Yes! Attitude, belief, commit ka na, tapos discouragement. Ano pa next? Natututo ba kayo? Yes! Nag-enjoy ba? Yes! Natututo ba? Yes! Nag-enjoy ba? Everybody smile! Smile! Sabi ko mag-smile kayo, hindi ko pa sa akin smile. Everybody smile, give your best smile. Ano ba si Juan? Ito misa, nanakalimutan na yung mga distributor. Ang nakikita lang yung hirap, kailangan habang ginagawa mo ito, ini-enjoy nyo. Kasi kapag ini-enjoy mo isang bagay, hindi ka na mapagod. Tama? Mag-umpisa sa pag-ngiti. Kasi, pag sa mag-umpisa niya, siyempre sa pag-ngiti. Bago magsalita, dapat ang ngiti ka na. This is a people's business. Mahirap mag-imbita kapag nakasimangot kayo. Whether online or offline. Subukan niyo mag-imbita na nakasimangot. Subukan niyo. Brad? Gusto mong imangot? Saan ko sa iyo yun? So ngayon pa lang, smile. Bago matulog, tingin ko sa maghapon, pagising, smile. Tama, mag-pray ka. Tapos self-affirmation, yes, something good will happen to me today. Make it a habit na pagising nyo, thankful ka na at i-welcome mo yung mga blessing. Hindi yung Diyos ko. Ano kayang kamalasan na nag-aabang sa araw na to? Walang ganun. Pag-isip pa lang, Diyos, Lord, thank you, buhay pa ako, this another day, tama? Milyonaryo ako, I am healthy, I am wealthy, I am strong, I am champion, I am big, lahat sabi mo na positibo. Dapat ganun, smile. And learn how to count your blessing. Everybody say, count your blessing. Count your blessing! Kasi pag-aabang ka ng blessing, kasi minsan kasi yung mga tao, kapag naiinggit. Buti pa siya, kumikita na sa 10,000 o 30,000. Ako, 5,000 pa lang. Pag kumikita ka ng 5,000, be thankful pa rin. Kung ang tao ka, di ba kumikita eh. O, ang downline mo, 4 pa lang o 3 pa lang. Thankful ka pa rin. Iba ka, wala pang downline. Dapat count your blessing. Smile. Hindi nga lang kapag hindi, lagay sa lugar. Baka paglabas ko lang mga God, tama yan. Walang na ako. Huwag na akong ganun. Tama? Masalamat kayo. Ibang pangkakas sa labas, hindi malaman kung paano gaganda ang buhay, paano buhay mga pangarap. Kayo, bless kayo kasi mga pangarap nyo, inumpisa nyo na ngayon. Dapat masayahin kayo. Nag-enjoy ba kayo? Yes! Nag-enjoy! Yes! Ayun, pag nakahiti ka, nakakahaba ng buhay yan. Yes! Maraming nyo. Ako, randam ko kayo lahat, aabot kayo ng 100 years. Yes! Not sure na yun, pag 100 years na kayo. Mahabot ka lang 100 years.
Yes, no, lahat kayo, no? Buhay pa kayo, di ba? Tapos mag-reunion tayo. Nakareunion tayo. Nakareunion tayo. Eh, kayo lang, huwag na mag-invite. Tapos, sa reunion natin, si Ariel, request ko si Ariel. Siya mag-i-intro sa akin. Na-imagine ko si Ariel, 100 years. Kalbo, walang ipin, may tungkol, good morning! Why not happy to you, man? I'm very excited, buhay pa kayo! Hindi ko naman patagalin. Join me, welcome in our wife, breath again. Handa na ba kayo? Welcome, siya! Yes! Handa na ba kayo? Yes! Para sa best friend, isa niya! Isa niya! Paano ko palang pang 100 years? Join me, welcome in, Sir Adelitin! Baka naman, mga 1 hour bago makarating. Bili mo na tabi mo, pwede mo tayo eh. Lati, naka-diaper na, di ba? Matingin mo na kayo ng way-way na na. Mabigat na, mga apat. Sabi nyo! May konting kwento para mag-iba sa ila, correct? Yes! Importante, natututo kayo. Yes! Now, after matuto, smile ka na, di ba? Mayroon na excitement. Tapos, dapat nakapokus din kayo. Everybody say, be focused. Be focused! Yan minsan ang problema ng ibang mga distributors. Di ba? Hindi nakapokus. Iba ang kilos ng tao kapag defocus. Yes. Focus ka sa dreams natin, correct? Yes! Kaya ba'y nakapokus pa? Yes! Sure kayo? Yes! Oh, sit down, everybody sit down properly. Sit down properly. Gusto malamang nakapokus kayo. Mm-hmm. Oh, hindi eh. Sabihin, you're gonna serve two masters at the same time. Kapag impart to you, kapag easy, easy lang. Do not entertain any other M&M companies. Why? Because you will get confused. Huwag kayong sisilip sa iba. Bakit po? Natural. Lalo pag mga bago. Pwede mo alamin. Pero dagdag knowledge lang. Kasi kapag ikaw ay sumilip sa iba, kaya ka makonfuse kasi walang kumpanya na magkasabi, uy, sama ka sa akin. Grabe ang kampay namin. Pabagsak dami. Hugot to, grabe, dami namamatay. Kitaan, lahat kami naghihirap. Walang ganun. Lahat magkasabi, maganda kampay, maganda produkto, di ba? Ngayon pa lang, see our track record. 16 years, correct? Yes! So dapat, alam mo maganda, mag-focus ka na. O, papakita ko sa iyo bakit mahirap kapag di-focus kayo. Everybody sit down properly. Look at me. Raise your right hand. At the count of three, write number 8 in the air. At the count of three, right number 8. Nagbilang na ba ako? Hindi ba sa'yo lang mga ngayon, magtaka ka. Bakit ang impart consumerism? Ang dali-dali naman. O iba, hindi yung mayaman. Kasi nga, hindi ka sumusunod sa instruction. Ang easy, kaya nga easy, di ba? May proven system. Yung system na yun, susundin mo na lang. Walang kwentuhan, doon kong tingin sa akin. If you want to succeed in this business, believe me, kung anong turo namin, yun lang ang gagawin mo. Do not reinvent the wheel, huwag kang mangunguna. Huwag yung gawing komplikado. Are you with me? Yes! Sit down properly. Raise your right hand. At the count of 3, write number 8 in the air 5 times. How many times? 5 times. At the count of? 3. Are you ready? Yes. May punta back. Are you ready? Yes. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5. Palakpakan!
Charlie. Look at me. At the count of three, draw a circle using your right foot. Gamit yung kanang paa, magsi-circle ka. Clockwise, sabi clockwise. Pakaliwa, pag sa kanan. Ha? Ha? Lata. Kayo ba nakapokus pa? Yes! Sure kayo? Yes! Are you ready? Yes! At ako to three, throw a series how many times? Circle using your right foot 5 times, correct? Yes! How many times? 5! And a count of? 3! You ready? Yes! 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4. What the hell, people of Pokemon? Ang galing nyo. Impressed ako. Sit down properly. Raise your right hand. Raise your right hand, everyone. At a count of 3, do it both, sabay. Number 8, tapos paka-circle, ha? Nandang naman yung lahat? Yes! Sabay! Yes! At a count of 3, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, this kayo. Alam niyo paano imbitahin? Paano mag-present? Paano mag-close? Paano mag-follow up? Tama? Yes. Sa topic natin ngayon, hindi ako tuturo ng skills. Kasi skills sa iyo yan. Kaya may iba't-ibang mga speaker, iba-iba yung mga porte namin. Okay? So again, huwag kayo mawala sa Friday kasi power of structuring ang topic natin. Yes! Okay? Napakaswerte na lahat ng mga sa Friday. Natuto ba? Yes! So, yun lang. Sa akin lang, bilang pangwakas ng aking kwento, walang kwenta lahat ang pinag-aralan ngayon. Ito walang application. Yes! Diba sabi nga, if you do not apply what you have learned, you are not learning. Dito, aral, sa labas ang application or execution or action. Siyempre, hindi may iwasan, iba ang lingwahe sa atong to. Sample. Power! Grabe! May mga pangarap ba kayo? Yes! Paglubas kayo at sumigaw ka ng power, kukulihin ka ng pulis. Boy, skandalo. Sabi siya sila, ulo mo, di ba? Ang power grabe, dito lang nangyayari yan kapag nag-iisip ka. Sa labas, hindi pinag-uusapan yan. Tapos, minsan, kapag nagkwento kayo ng dreams sa labas, yung mga tao hindi maniniwala sa inyo. Kasi sa labas, pinag-usapan lang politika. Pinag-usapan doon, mahal ng bilihin, problema, gera. Tama? So, ibig sabihin, sa labas, sometimes puro negatibo, dito positibo. So, para lang maintindihan kayo mga tao sa labas, kailangan invite mo sila sa loob. Para hindi kayo magkatalo masyado. Kailangan nag-imit ang utak mo sa utak niya. Tama? Yun ang message ko sa kwento ko, ha? Kailangan nagkakaunawaan kayo. You are talking the same language. Walang mong open. Parang yung may ngomo. Yung ngomo, kasi may ngomo kasi. Ito yung ngomo na to. Yung may mga alam, tumahimik, ha? Ito is para sa mga bago. Alam niyo may kwento ngomo? Mayroong isang ngomo. Yung momo na yun, may tindahan sila. Sari-sari store ang tawag. One day,
Ang nagapatay ng tindahan nila, yung tatay ng momo. At habang nagapatay yung tatay, may dumating na customer. Ang customer, momo din. Dumapit. Good morning, mo. Pabili nga po ako ng moyi. Sabi nung tatay, ha? Ano binibili mo, iho? Sabi nung tatay, ang ami ko po, video. Baka makita ng anak ko to, ha? Ang ami ko po, pabili po ako na moyi. Sabi nung tatay, moyi? Alam mo, hindi ka matindihan. Ano ba na binibili mo? Ang ami ko nga po, mamili ako na moyi. Pabili na moyi. Moyi na, di ba makintindihan? Okay, dadaan-daanin ko ha. Dadaan-daanin ko. Ang ami ko po, pabili po ako na moyi. Moyi? Hindi ko talaga alam. Ang ginawa ng tatay, tinawag yung anak niyang momo. Anak-anak, punta ka dito, may nagre, di ko sumayto niya. Sabi ng anak niya, ano mo yan, ay? Ang sabi ko, punta dito, may nabili, di ko siya maintindihan. Ang sabi ko, opa, nay, ano na mo? Sabi ko, sabi ko, oy, Ren! Destin pala sila. Ren, Ren, umunta ka na, kinumusta ko eh. Ren, 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 ano ba ang inibili mo? Ang sabi ng Ren, galit na eh. Ay, naku, Ren. Kanina po, di dumating ka. Di dumating ka. Kanina pa ako nabili na atay mo. Hindi niya maintindihan. No, my best friend. Andito na ako, ha? Pipilitin kitang intindihan. Ano ba ang binibili mo? Inulit? Sabi niya, magpapanakaw ng panahon. Thank you.